Hello mga kaibigan at mga kababayan natin dito sa Bahrain, welcome sa aking channel. At sa video ngayong araw na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano i-download yung ating residence permit or yung ating visa. Kasi dati yung ating mga visa ay naka-stamp or naka-attach dun sa ating passport, dun nila nilalagay. Pero ngayon ay tinigil na nila yon at hindi na sila naglalagay ng sticker doon sa ating mga passport. So ngayon, kung kailangan mo ng hard copy ng iyong visa, ay kailangan mo itong i-download mula sa website ng government ng Bahrain. Bakit natin kailangan i-download ito mga kaibigan? Kasi minsan kailangan natin yung visa sa mga requirement natin. For example, pag uwi tayo ng Pilipinas, pag kukuha tayo ng OEC, ay nire-require ng embassy yung ating residence permit. So, kailangan ng hard copy para masagyan ng stamp ng embassy yung ating mga document. So isa sa mga document na yun na kailangan nating ipasa ay yung ating residence permit or yung ating visa. At syempre kapag babalik tayo dito sa Bahrain, ay ipapakita rin natin yung ating visa at passport doon sa immigration para makaalis tayo ng Pilipinas. So paano nga ba natin i-download yung ating residence permit or yung ating visa? So ipapakita ko sa inyo. Ayan, so punta lang tayo mga kaibigan dito sa ating mga browser, sa ating mobile phone or sa ating laptop, at i-open lang natin ang website ng Bahrain, ang bahrain.bh. Ayan. So kung nandiyan na kayo sa website ng bahrain.bh, mapapansin ninyo Arabic yan. O naintindihan naman ninyo yung Arabic, wala namang problema yon. Pero kung hindi, so pwede natin i-translate sa English. So i-click lang natin itong tatlong line. Ayan. And then, click natin itong English. Yan, so English na yung ating website, ang bahrain.ph, ano? So ito yung national portal ng Kingdom of Bahrain. So lahat ng mga government service ay makikita nyo sa website na ito. At isa na nga dito, yung pag-download ng ating mga visa or pag-check ng kung valid pa ba yung ating mga visa. So punta lang tayo dito sa identity, passports and visas. So dito sa una, identity, baba lang tayo ng konti, passports and travel, and then dito sa third section na yung visas. So dito sa visas, punta lang tayo dito sa residency services. Click natin itong residency services. Ayan, and then punta tayo dito sa residency status inquiry. Click. So, i-select lang natin ang specific residency kasi kung individual ka lang naman, so specific residency na iligay mo. And then dito, so inquire using, may dalawang option dito, Bahraini personal number or yung passport details. So, para mas madali mga kaibigan, ay punta lang kayo dito sa Bahraini personal number. Kasi pag sa passport details pa, mapapansin nyo, marami pa kayong pipilapan dito, birth, passport number, nationality. Pero pag dito sa Bahraini passport o Bahraini personal number, ay i-enter nyo lang yung inyong passport number at personal number, yung ating CPR number. So ilagay lang natin dito yung ating passport number. Okay. So i-blurred ko lang muna, no? Kasi baka makita nyo yung aking mga personal details. At dito sa baba ay yung ating CPR number. Then pagkatapos na, na-click mo lang yung search. Yan. Then pag-click lang search sa baba, ayan, makikita nyo na yung mga option kagaya ng download or email a copy. So pwede mong i-email, pwede mong i-download. Kung gusto mong i-download, click mo lang yung download at mada-download mo na yung PDF file ng iyong residence visa. Ayan. So yan ang mga kaibigan. Ngayon, pwede mo na yung ipaprint. So makikita yung mga details mo dito sa iyong residence permit, kung anong company ka nagtatrabaho, kung kailan may expire yung visa mo, ano yung position mo, at meron ding QR code at meron ding stamp ng Kingdom of Bahrain. Pwede mo na ngayong itong i-print para magkaroon ka ng hard copy.
So ganoon lang kadali mga kaibigan kung paano mag-download ng ating mga residence permit o ng ating visa mula dun sa portal ng government ng Bahrain. So online lang lahat ngayon at wala kang mabayaran dito, no, libre, no. So importante pag nag-download kayo ng inyong visa, kailangan alam niyo ang inyong mga passport number, ang inyong CPR number para mas madali. No, kung hindi niyo alam ang inyong passport number, so kunin niyo na lang doon sa inyong company o sa inyong amo. Or mahalaga na kung halimbawa kung hinihingi ng ating mga employer yung ating mga passport ay meron tayong kopya ng ating passport, no, para pagka mga ganitong bagay ay madali lang natin gamitin. Ayan. So kung nagustuhan nyo ang video na to at kung may natutunan kayo dito mga kaibigan, mga kababayan natin dito sa Bahrain, like nyo lang ang video at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel na to, mag-subscribe na rin kayo at gagawa pa tayo ng iba pang mga videos may kinalaman sa ating pagiging OFW dito sa Bahrain. Hanggang sa muli, maraming salamat at see you again sa ating next video. Bye!